ng isang pinuno, inihahandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya, hanggat maaari, kung mayroon tayong pipiliing leader, yung ibinibigay ang sarili upang magkaroon ng kapatawaran at pagkakaisa. Ang pagkakaisa, nakasuporta man sa iyo o hindi, kung may pangangailangan, tutugunan mo. Hindi ka tumitingin sa kulay. Kaya, yung mga kandidatong ngayon pa lang ay naninira na ng kapwa-kandidato, kung nagiging sanhi ka na ng kawalang pagkakaisa ngayon, paano natin aasahan na siya'y magiging sanhi ng pagkakaisa kapag nanalo siya sa eleksyon? Kung talagang ang gusto mo ay magkaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino, hindi mo papatulan lahat ng isyu tungkol sa'yo. At hindi mo iaangat ang sarili mo sa pamamagitan ng pagbabagsak ng ibang tao. Ano ang sabi sa unang pagbasa? Inihahandog niya ang kanyang sarili. Ihain mo ang sarili mo dahil gusto mong maglingkod. Pero kapag ka may mga nagsasalita ng masama sa iyo, huwag kang magsalita ng masama laban sa kanila. Sapagkat lumalabas ang tunay na kulay mo, hindi ka para sa pagkakaisa. Ikaw ay para lang sa sarili mong pasya. Sino sa kanila ang totoong bumabad sa mga tao? At sino sa kanilang bumababad lang kapag ka merong litrato? Isipin po ninyong mabuti. Kasi, kung totoong ikaw ay nakababad sa mga tao, sa mga panahong walang eleksyon, kahit walang kampanya, nandun kang kasama nila. Amen? Amen. Sino sa kanila yung ganyan? Kasi isipin mo, ha, baka yung kandidato mo, kaya ka lang nadadala niyan, because at the end of the day, if you want to be a leader, you are not concerned about position, but proper disposition. Ang pagiging tunay na pinuno ay hindi tungkol sa posisyon, kundi sa tamang disposisyon. At ang disposisyon ng isang pinuno, kahit wala kang posisyon, ginagawa mo kung ano yung tama. Ginagawa mo kung ano yung dapat ginagawa ng isang pinuno, wala ka mang sa posisyon. Sino sa mga kandidatong ito na kahit hindi pa binibigyan ng posisyon na gusto nila, ay kumikilos na para sa taong bayan na paglilingkuran nila? Yan ang totoong leader.